Ah, okay. Dito ka sasayin na to. Dito ka muna sasayin na to. Unti-unti namang sumisikat sa social media ang embalsamador na si Paulo Vasquez mula sa Guagua, Pampanga. Hello! Welcome to our embalming establishment. So we're gonna be showing to you guys kung ano yung mga basic tools na ginagamit for embalming. Sinasagot niya ang mga tanong tungkol sa patay gaya ng, paano ginagawa ang pag-iembalsa mo? Ito yung mga tools na ginagamit natin, mga basic tools natin to. So in short, para rin kami mga surgeons pag gumagawa nito, no? We have ito, hand pump is very very important. Ito yung ginagamit natin pump ng formalin papasok and dugo palabas. Ito yung trocar na tinatawag. Okay? Ito yung ginagamit nating tool para i-aspirate yung urine, blood, fecal matter and yung ating undigested food. So after we inject the formalin, ito yung ating ginagamit pang aspirate. So pinapasok to sa abdominal cavity and then we hit all the organs to suck everything. So para malaman natin na talagang walang pwedeng mabulok sa loob. At kung may mga paranormal experiences ba siyang nararamdaman sa morgue? Noong una, hindi ako naniniwala. Kasi nga, pang matatanda lang yan. Until one day, nasa loob ako ng establishment, may sarili akong CR na sa loob. Nag-flash siya mag-isa. Next was, meron akong mga gamit doon sa counter, sa mesa. Mga wire mesh yun, nakaganda, parang bola. Tapos gumagalaw mag-isa, nanginginig. Sa pagbisita namin kay Paulo, isang morgue reveal ang kanyang gagawin. So, mag-tour tayo sa morgue. Hindi araw-araw na ganito. Para at least may idea tayo what it looks like. So, dito tayo ngayon sa area kung tinatawag natin embalming establishment. Dito yung main ano natin, main table. Dito yung nangyayari yung action. So, may waiting table tayo doon. Nagmamay-ari si na Paulo ng isang punerarya. Kaya bata pa lang, mulat na si Paulo sa ganitong industriya. Kaya naman hindi naging mahirap para sa kanya na kumuha ng kursong embalming. Sa katunayan, nag-top siya sa licensure exam noong 2008. This business started from my lolo, okay? And then within 60s, 70s, tinake over ng tatay ko 80s. And then after namin mag-college, nag-involve na kami magkakapatid. Ginagamit para sipsipin, i-aspirate. So, sinimulan niya raw ang kanyang TikTok para maghatid ng kaalaman at mawala ang takot sa kanilang propesyon. Well, dito sa Philippines, unfortunately, tabu pa yung topic na yan, no? Kinatatakutan, tapos iniiwasan. Isa yan sa mga objective ko kung bakit I went to social media to educate people. No, I want them to realize na we're also like professionals, like everyone else. Hindi siya dapat katakutan kasi yung value na naibibigay, yung last moment ng mga mahal natin sa buhay, we're doing everything we can to make it memorable for you. We're doing everything we can to make it easy for you to bear that situation. To bear the mourning and the grieving. Sa Pilipinas, 15 to 20,000 pesos ang basic pay ng isang embalsamador kada buwan. Malayong malayo ito kumpara sa ibang bansa na umaabot sa halos 150,000 pesos kada buwan, gaya na lang sa Australia. Sana ma-recognize tayo as real professionals. Kasi sa ibang bansa, I promise, mataas ang demand ng mga embalmers doon. Much like nurses. How I'd wish. Yung tingin sa ibang bansa, sa mga morticians doon at directors doon, ganun din dito. Kasi indispensable to industry na to eh. So kung wala yung profession na to, wala tayong isa-celebrate na life, wala tayong bibigyan ng last respect. It's an industry that really, talagang very important siya. Across the world. So if nabigyan siya ng tamang attention, tamang pagkilala, ito. Madalas man kinatatakutan ang trabaho ni Mang Rene at Paulo, may malaking papel sila sa ating lipunan. Kaya dapat lang na mabigyan din sila ng tamang benepisyo at pagtanggap.